yung customize nito mga kon is umabot po ito ng 'Pag welcome back sa ating YouTube channel Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga kaol, pakita natin yung ating customized na DE17V 4x4 Tiptronic RO6A engine 660cc 49 horsepower. So check natin mga kol. Tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. Ayan, so makita natin dito mga kol, yung kulay ng ating unit is red orange. Ayan, so dito sa kanyang headlight, yung original na headlight ng ating D17V, nilagyan natin ng headlight garnet din, pininturahan natin ng kulay black. Then dito makita natin, meron tayong chrome sa hood, nilagyan din natin. Then dito meron tayong customized na fog lamp, then same sa housing sa D17W. Then dito sa harap mga kon, meron tayong solid na bumper, nilagyan din natin ng 3,000 pounds na winch mga kon. Ayan, so dito rin makita natin meron tayong design na antenna. So yan po yung request ng ating customer. Then makita natin fully tinted po yung ating unit. Ayan, so dito naman sa gilid mga kon, meron tayong customized na fender. Ayan, yan po yung fender natin. Then naka 15 inches po yung gulong natin. Brand new tire and brand new mags. Ayan. So kinulayan din natin ng color red yung ating brake caliper. So this brake yung harap. Then brake drum yung likuran natin. Ayan. So coil spring. Then meron siyang stabilizer link. Ayan, stabilizer bar. Kompleto yan. Then dito yung side mirror natin is auto fold din yan mga kol. Ayan, so then retractable, kompleto po siya sa rain visor. Then sa likas, itaas meron tayong detachable carrier na Japan original po yan mga kol. So mataas po yan. Then dito meron tayong customized fender din dito sa likuran, brake drum. And then ito yung mag wheels na napili ng ating customer. So yung unit natin mga kol is naka-lifted po ito ng 2 inches. Ayan. So dito naman sa likuran makita natin meron tayong customized na spoiler dito sa likuran. Then meron tayong ladder. Ayan. So yung tea light natin mga kol is kinustomize natin mula dito yung tea light natin original. Ginawa nating nakatayo katulad ng sa mga High Eastern Dia na tea light. Ayan. So dito rin meron tayong customized na stiff board sa likuran. So meron din siyang hook dito. Ayan. So meron tayong dalawang camera dito. Isa-isa dash cam. Yung isa-isa ating stereo. Ayan. So ayan po yung mga plate light natin. Ayan. So dito kita natin sa likuran. Tingnan natin. Ayan. So dito sa likuran mga makita natin meron tayong third seat na box type. Then dito brand new yung matting natin. Yung ceiling natin is naka VIP concept. Ayan. So tingnan natin dito sa slide natin. So yung mga ganito unit mga kol is wala po siyang power slide, yung mga D17D na variant. So dito makita natin, so hindi siya power window yung harap kasi ito is hindi siya captain seat na original. So ginawa namin mga kol is kinustomize namin yung upuan. Yung original is street seat, ginawa namin captain seat from DE64W. So meron na siyang headrest, meron siyang cup holder dito. So makita din natin dito is meron tayong brand new na matting. Ayan, so wala siyang plastic dito. And dito rin makita natin yung ating tie range, riser, then yung ating jack. Nandyan po yung jack ng ating unit. Ayan, so meron din tayong mini fan na nilagay. Meron din tayong lagayan dyan sa itaas. Yan, dito naman tayo sa harap. Yan. So, meron tayong battery holder dito. Left and right po yan mga kol.
Then power window. Power window yung harap. Auto fold and side mirror din. Adjust sa ating mga mirror. Then meron din tayong cup holder dito. Left and right po yan mga call. Then dito naka-sparko steering po yan. Movable. Yan po yung steering natin. So movable po siya. Then meron tayong digital temperature gauge dito. Then 9 inches under touchscreen steering with reverse camera. Then meron din tayong dashcam sa kita. So Tiptronic po ito mga call. Pwede manual, pwede automatic mode. Ayan, so baba natin yung side mirror para mas maliwanag. Ayan, so Tiptronic ito, park, reverse, neutral drive. Then dito drive is, then dito is yung ating manual mode. So dito yung hazard switch natin. Then dito makita natin yung volume sa ating blower, aircon switch. Ayan, so aircon po yan wakal. So try natin start. Ayan, so start natin yung makina ng ating. Ayan, so naka-start na yan. Napakatahimik po ng makina natin wakal. So yung tambucho natin is ginawa natin, is nilagyan natin yung pipe dito para mas maganda yung tunog. Ayan, so tingnan natin yung tunog niya. Oh. Ayan, so malaki na yung tunog ng ating unit. Kasi ito, yung original nito, napakatahimik talaga ng mga makina ng D17B. Ayan, so makita natin dyan. Meron tayong RPM, temperature gauge nandyan. So meron din yung battery, pwede din natin yung gawing scanner yung mga ganyan. So yung dashboard natin is back to original po yung kulay. So dito meron tayong mga pailaw. Ayan. So sa loob ng ating unit. Then ito is sa ilalim. So meron din siyang ilaw sa ilalim. Ayan. Ayan po yung mga pailaw niya. So tingnan natin yung makina natin mga call para pasilip natin. Dito natin lagay yung steering natin. So ayan, so yung kaganaan nito, kung ayaw nyo pahiram yung sasakyan nyo, itabi nyo yung inyong steering. Ayan. So makita natin dito is brake pedal din yung ating accelerator pedal. Ayan. So check naman natin dito, yung, ito yung makina natin. So yung makina natin is RO6E engine VVT 12 valve. Ayan, so ito yung mga tipid sa gas. Sa lahat ng mga minivan na lubawas ngayon mga call, ito yung pinaka tipid sa gas consumption kasi naka-DVT na siya. Variable valve timing 12 valve. So EGS, auto gear shift. So napaka-tipid talaga. So makita natin dito, nandito yung ating spark plug at saka ignition coil sa ilalim. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Ayan, so DVT solenoid, injector natin, tatlo. Then dito makita natin yung ating thumbs up sensor. Temperature gauge sensor nandito. Oxygen sensor nandito mga kon. Yan, so check natin sa kabila. Yan o. Napaka ganda, napakakintab ng unit natin ngayon. Yan, so check natin dito. Ito yung gas tank opener nandito. Yan. So, yung chassis number natin nandyan. Yan. So dito makita natin yung ating EGS oil. So dito tayo mag-check ng oil natin o yung hydraulic fluid. Ayan. So ito yung alternator natin, din aircon compressor. So makita natin yung wiring sa ating ano diyan, nandiyan sa winch. Ito yung ating throttle body. So full electronic po yung throttle body natin mga kon. Wala po siyang cable kasi naka-sensor siya. Yung ating pedal is naka-sensor po yan mga kon. Ayan, dito makita natin yung ating air filter housing, main fuse box din yung ECU natin. So ito yung customized nito mga kon is umabot po ito ng 494,000. So yung basic setup nito mga kon is nasa 300 to 310 depende po sa kuha natin sa supply. Pero ito, all in all, customize natin, sumabot lang 494,000. So, kayo yung mag-decide kung saan lang yung limit nyo na ipa-customize. So, magdepende po tayo sa inyong budget.
So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating next video uploads. Ingat mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.